ay nandito na itong si Attorney Rocky Balisong mula dyan sa live dyan sa Baguio City. Magandang umaga na mga agsapa, Attorney. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Yes, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga rin sa ating tagapanood at tagapakinig. Apo, Attorney, una sa lahat, itong syempre mainit-init kayo po pala itong abogado ng suspendidong si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Kamusta na ngayon itong si DG Bantag, Director General, Attorney? Okay naman siya. He's well and good. Doing the usual exercise sa umaga. Mm-hmm. We are just waiting for the subpoena na dumating. Apo, doon sa Caloocan pala ay hindi rin natanggap. So paano ngayon itong subpoena na ihahatid? Pwede ba dyan na ihatid sa Baguio City po, Attorney? Well, first and foremost, sinasabi kasi nila na yun nga, sinerb sa Caloocan, last known address niya as per record. At sinasabi ng DOJ na deemed served. Pero ang problema, hindi naman nila iniwan doon sa address o kaya sa barangay sana kasi nakipag-coordinate naman sila sa barangay para makuha sana namin. So, pinuntahan nang wala and then ibinalik yung subpoena ulit sa DOJ. So, yun ang question namin, bakit hindi nila iniwan. Anyway, I had been announcing in public naman na we are willing to receive it kung dadalhin nila dito sa Baguio City because that can be done naman. Depende yan sa gagawin ng DOJ. Kasi under the rules, dapat personal service talaga. Personally na ma-receive ng respondent. But we are announcing na pwede naman dito sa Baguio. And I think they considered it na isa-serve na lang dito sa Baguio. Opo, next week na sa Nobyembre 23, yung unang pagdinig, dakong alas 9 ng umaga sa Department of Justice po yan. Sino po ang magre-represent kay suspended Director General Gerald Bantag? Dadalo po ba siya ng personal attorney? Kung hindi man siya makakadalo ng personal, anyway, it's only a preliminary investigation, baka ako ang dadalo. But importante is makuha namin muna yung subpoena para may personality naman kami na mag-appear doon sa hearing. Kayo po from Baguio City, pupunta mismo kayo dito sa Department of Justice. May mga kasama rin po ba kayo para dito sa isasagawang hearing? At kumusta po yung paghahanda nyo dito sa preliminary investigation po, Attorney? Yes, may kasama ako. Yung mga kasama namin, mga abogado sa legal team ni General Bantag sa Ilaban. Hello. Hello, go ahead po, Attorney. Yes, oo. Of course, yun nga, sa preliminary investigation, we will be attending. Yun ang commitment namin as soon na ma-receive namin yung subpoena. And pag-aaralan namin, and kung makita namin na there is a need for us to file the counter affidavit, then magpa-file kami. Depende yan sa assessment namin sa mga ebidensya. Opo. Paano po kapag hindi nyo natanggap sa petsa, hanggang November 23, pag hindi nyo natanggap po itong subpoena na yan, ano po mangyayari dito, Attorney Balisong? I-reserve nila yan, siguradong i-serve ulit nila. Pero hindi kami makaka-attend hanggang hindi namin natatanggap. Kasi yun ang document for us na magbibigay sa amin ng personality to appear doon sa preliminary investigation. So paulit-ulit na sinasabi ko na sana ma-serve na nga sa amin, maibigay yung kopya ng subpoena together with the attachments, yung mga complaint and the supporting affidavits para ma-assess at masagot din namin in time for the preliminary investigation. Si Bombo Everly, ito aking partner, Attorney Balisong, may katanungan din. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Attorney Balisong, regarding lang po dito din sa security po ni Director General Bantag, syempre sa ngayon po hindi po siya lumulutang ngayon sa public, pero kamustahin na rin po namin yung kanya pong security, especially po dyan na nandyan po siya sa may Baguio City po, Attorney. Yes, okay naman siya dito kasi home base niya dito eh. Hindi siya lumulutang sa publiko. Lumulutang siya. In fact, nagja-jogging nga eh. Maumaga, nagja-jogging yan eh. Siyempre, ang security lang niya, he was too much concerned kasi nga, alam natin naman yung mga binanggan niya ng mga drug lords, possibility pa rin na may nagmamanman sa kanya. So, yun ang concern niya ngayon. Wala siyang baril, wala siyang assigned security personnel. So, all by himself and his family and his friends. Pero secured naman siya dito sa Baguio City. Yeah, pala po.
Okay, so kasama po pala niya ang pamilya niya din po dyan sa may Baguio City. So sa ngayon po, kung sakali po yung coordination dyan po sa pag-sisilbi po ng SAPPINA sa kaya Director General Bantag, papaano po yun para mas mapabilis po yung inyo din pong pag-susumiti ng inyo pong counter-affidavit? Yes, the DOJ, I think through the PNP or the other law enforcement agencies can serve it, no? So they can delegate it to the PNP naman, yun naman ang ginagawa nila. And I think they are coordinating already naman sa pag-serve ng subpoena. Okay po. So sana po matanggap na yung subpoena na yan. At sa Miyerkules po, next week, nandun din po ako, attorney. So siguro magkita-kita na lang tayo doon para sa mga update. At kung may mga kahilingan or may request pa kayo, lalong-lalo sa Department of Justice, lalong-lalo na itong subpoena hindi pa po na ipapadala at hindi pa ninyo nahahawakan, para na rin sa inyong paghahanda, attorney Balisong, go ahead po. Yes, so yun nga lang, ang hihintayin lang namin is yung subpoena so that we will be prepared and we will be clothed with personality to appear before the DOJ. So hindi po natin iniiwasan ito, gustong-gusto nga natin na matanggap na at masagot na natin, may study ng aming legal team. No? Because marami yung members kasi ng legal team and they are also eager na makita na at mapaghandaan para sa preliminary investigation sa Wednesday. Thank you. Okay, with that, maraming salamat sa oras na ibinigay niyo sa Bomba Radio Philippines, sa nationwide, worldwide po tayo. Attorney Rocky Balisong, dyan sa Baguio City. Naimbang agsapa. Naimbang agsapa po.